filled with the Holy Ghost, said unto them, Ye rulers of the people and elders of Israel, if we stay examined of the good deed done to the old man, by what means he is made good, be it known unto you all and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him that this man stand here before you whole. This is the stone which was set up now of you builders, which is become the head of the corner. Sabay-sabay po. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa mga nakarang linggo rin po, yung mga salita, Panginoon, na pinag-aaralan namin, mga ginawa po ng mga apostle. Hindi lang po doktrina ang alam namin sa inyong salita, but nakikita namin example nila. At again, doktrina, practical application, kung paano sila ay nakipaglaban, nakipag-nag-preach, sila po nagtiwala sa inyo, at sila po ay nagtagumpay, Panginoon. So we pray na as we study this, kami po yung palaan nyo rin ng karunungan, katapangan, at palaan nyo rin kami ang mga ginagawa namin para sa inyo, Panginoon. Kaya pong malalati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Hey, good evening po. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Kabisaduhin nyo po ito. Kabisaduhin nyo ba itong 412? Ganda rin yan, ha? Kabisaduhin nyo rin. Magandang memory verse. Okay, ibig sabihin niya, exclusive ang claim ng Panginoon, hindi yan na meron ka ding sariling Jesus, may sarili kang propeta, meron ka sariling tagapagligtas, si Jesus lang yun. Makita natin dyan, di ba? Ngayon, apunta natin yan. So last week, natapos nga po yung kwento about yung pinagaling nila, miraculously, parang imposible, kaya nga miracle eh. Kaya nangyari, a child born lame. Diba? Mamalimos, bandang huli. Mamalimos sila, binigay nila. Mas maganda pa sa limos. Diba? So, ilang linggo tayo doon. Pero ngayon na, ano nangyari na? So, yung tagpo na iniwanan natin last week is yung, again, na sila ay may victory. Kaso, meron ding parang ano, hinuli sila eh. Persecution, di ba? Pero maganda nito, ito yung makikita natin today. Dahil sa persecution na yan, hinuli sila, wala sila ginagawang mali. Ano yung mangyayaring tagpo ngayon? Di ba? So, pwede natin i-relate sarili natin yan. Bakit tayo natatakot na namang gawin yung salita ng Diyos, gawin yung kalooban ng Diyos, sabihin yung salita, i-preach yung salita ng Diyos. Bakit tayo galit? Ah, galit. Ano nga sabi ko? Ba't tayo takot? Sa galit ng ibang tao. Eh kasi nga, ayaw natin kagalitan. Kasi pag kinagalitan ka, malamang sa hindi, next niyan is, syempre, negative na sila about you. Pwede ka nilang saktan, pero bihira naman ang ngayon ng ganyan. Pero pwede ka nilang pagplanuhan ng masama, i-blackball, alam niyo blackball? Yung ano, i-check pwera ka sa club nila. Ano pa? Pwede kang yan, actually, pwede kang gawa ng kwento, tapos pwede ka rin makulong kung medyo matindi-tinding tao to. Medyo galit talaga sa Diyos, galit sa salita ng Diyos. Pwede kang gawa ng ganun. Okay, kaya takot yung marami sa atin, pero makikita rin dito ginawa nila. Ating tagumpay na nakamta nila. Okay? Kaya last time, may mga naligtas sa yun yung ano, victory. So ngayon, sila'y na tawag dyan, dinampot. No? And it came to pass by the morrow that their rulers and elders and scribes and Annas the high priest and Caiaphas and John and Alexander and as many as were of the kindred of the high priest were gathered together to Jerusalem. So, supporta sila no? Sa gagawin nilang kalokohan. Ganun lang yan eh. Napansin nyo ba yung mga magkakamag-anak minsan na politiko, ano? May tinubay yan? Sana meron. Diba? Siguro meron din na hindi lang natin kilala. Pero malamang sa hindi,
kahit sa isang kahit saan pa yan, balkadahan. Ginagawa nila kaya sila nagpo-politically gaalay. Yan ay madalas ay hindi para magawa nga nila yung sarili nilang agenda. Okay? So kaya ang ganda ngayon yung mga pag ang public ay informed, okay, bihirang makagawa ng kalokohan ng mga nasa kapangyarihan. But anyway, dito ang gagawin nila is pagkakaisahan nila. So, napaganda ng question dito. So, tama rin ito actually. I believe, hindi naman nila iniisip na masasama yung kanilang speech sa Bible. But I believe, iniisip din nila eh, bakit nyo nga ba ginagawa yan? So, again, yung intimidation sa buhay natin, ano yan eh, napaka... madalas mo ma-encounter pag ikaw ay taong palaban din. Okay, may pinaglalabang ka, maganda man yun o hindi, makakaranas ka ng opposition. So, ang lesson dito, pag tama yung ginagawa mo, ano gagawin mo? Natakot ka ba? Hindi. So, ganun ang tinanong sa kanila, bakit nyo ba ginagawa to? Kaninong kapangyarihan? Kaninong pangalan? Nalala nyo yung ano natin sa what name? In the name of ganyan. Di ba? Saan nga ba natin na topic yan? Sa ano? Bible study. Friday lang? Hindi ko. Nung Sunday. Oo. So, pag sinabing by what name, ano ibig sabihin nun? Kasi hindi lahat, katulad ng mga... Ngayon, yung spokesman. Sino ba yung spokesman ngayon? Duterte. Roque, di ba? So, pag nagsalita si Roque, napagmitingan na nila yon. So, as if, kahit hindi si Duterte yung mag-address sa bansa, parang ganun na rin yun, okay? So, actually, kahit yung presidente, bakit siya makapangyarihan, bakit siya nagde-decide ng ganyan, actually, ginagawa rin yun in the name of our country, parang ganun. Or constitution, pag kung sino man yan. Naghato lang Supreme Court in the name of justice, di ba? Kasi, ba't mo ginagawa yung para dito or kaninong tao? Kaya, tinatanong si na Peter, kasi mukhang hindi naman itong mga learned na tao masyado, hindi ito napakayaman, hindi ito ma-influensya. Pero sila'y nangangaral. So, yun, again, yung another lesson, napakagandang maintindihan natin yun. Na as Christians, intimidate ka ng tao, pero hindi ka dapat ma-intimidate. Hindi din ako intimidate, natakot, or huwag daw akong gawin to. Kasi pag Christiano ka, preacher ka, soul winner ka, ginagawa mo yung tama, kaninong pangalan yun? Okay, pangalan ng Panginoon yun. Unless yung iba nang gagamit din kasi. Yung iba nang gagamit din. Doon mo makikita pag takot. Okay? Dito lang ako kasi, trabaho ko to eh. Dahil hindi ako magkakapera pag hindi ginagawa yun. So, yung mga ganong klaseng tao, mga upahan, takot yun. Pag sinabi mo, ba't mo gagawin yan? Magsarado kayo. O, sige po. Takot agad yan. O, ba't kayo nag-solvin dito? Diba? Pag ginagawa mo yan sa pangalan ng pastor mo lang, o yung sino man yan, hindi tanongin mo si pastor. Ba't mo siya kanya, hindi, ginagawa mo yung sa pangalan ng Panginoon, okay? Matapang ka. Kaya sabi dito, tinanong sila, magandang tanong kasi, nasagutin din nila. So, malalaman natin ngayon. Kaya sabi ni Peter, then Peter, filled with the Holy Ghost. Ano sabihin ng filled with the Holy Ghost? Di ba lahat ng Kristiyano, indwelled na ng Holy Ghost? Ano yung feeling? Parang ilang chapter lang, di ba? Chapter 2 ba yun? Chapter 1? Chapter 2. Yung pinag-uusapan natin eh. Diba yan, no? They were filled with the Holy Ghost. So, mga ano na yan. Mga ligtas na yan. Pero, pag sinabing filled with the Holy Ghost, yan ay madalas mag-pray. Diba? Matapang nga kasi, ang alam niya, ginagawa niya salita ng Diyos, hindi siya distracted. Hindi siya andyan lang kung dahil nagpapasigat siya, wala siyang pera, kaya nagpasto siya, mga ganun. Hindi siya ganun. Alam niyo yung ginagawa niya, nakahanda siya. Nag-pray siya eh. Kasama niya yung mga tao, mga disipulo din. Alam niyo yung salita ng Diyos, inalam niya yan.
Kaya dapat ganun din tayo. Amen? Pray, study, and fellowship. Tamang fellowship. Nakakasabi sa mga Kristiyano, pag nag-fellowship, doon ka makakarnal eh. Mag-uusap na yun ang mga hindi na ano, gayabangan pa. Pag-uusap, gichismis pa yung ano. Nakakasabi minsan eh. Kaya hindi filled with the Holy Ghost. Pero ito, ginagawa nila, hinuli man sila, alam kong gagawin ko. Anong gagawin ko? So ngayon tayo, yun din ang gagawin natin. Amen? Ang sabi niya, well, sumagot siya. Bakit? Alam niya yan eh. At ito sabi niya dito, ye rulers of people, of the people, and elders of Israel. Nakita niyo, nandun yung confidence, di ba? Hindi niya tinignan na napakataas nitong mga to, kasi alam niya, itong salibutan, ano lang to eh, hindi naman to forever. Hinahayaan lang ng Diyos yung mga loko-loko minsan. Yung iba, again, hindi lahat loko-loko. Yung iba dyan, feeling nila okay sila. Yung iba dyan, talagang medyo okay din. Pero pag hindi mo alam yung kalooban ng Diyos, hindi ka okay. Pero dito, alam nila, kaya matapang sila. In-address nila yung mga ruler. Hoy, kayo, mga rulers, elders, okay? Yung sabi niya dito, inumpisahan niya na, alam naman niya kasi nangyayari, di ba? Bakit ba sila doon? Naalala niyo yung dito? Dito lang sa taas, oh. Sabi dito, ano, nalangkot especially yung mga Sadducees kasi isa sa mga turo ng Sadducees, walang resurrection. Okay? Which is mali. So, parang naitatas yung mga Pharisee. Pero, again, iba rin yung error ng Pharisee. Kaya sabi dyan, parang nagalit sila or naasal sila or nalungkot sila kasi nga pinipray si Jesus. Eh, alam naman natin, pinapatay nga nila si Jesus. Diba? So, again, walang kadahilanan, pinahuli sila. Sabi dito, so kaya alam na ni Peter kung bakit sila inuli, which is maling dahilan, no? So kaya ang umpisahin niya ngayon dito, pwede natin pag-aralan to at i-apply niyo sa buhay niyo, in-address niya yung nangyayari nga. Alam niyang mali yung pagkakahuli sila sa kanila. At yan, in-address niya, sabi niya dito, kung kami ay ina-examine of the good deed done to the impotent man by what means he is made whole. Okay? Intindihan niyo ba yun? Pag may gumawa ng mabuti, uusisahin mo ba yun? Depende sa'yo. Yung ibang gumawa ng mabuti, pero sa'yo, masama yun, or naiinggit ka, di ba? Una, may ginagawa tayo dyan. Yung iba dyan, ano mo ginagawa nila dyan? Bakit yung ginagawa yan? Di ba? Hindi, mas ginawa mo yung mabuti, ina-examine ka, masama sila ang intention nila. Yun ang gusto ko sabihin. Okay? Pero ang gusto ko rin sabihin dito, dahil si Peter, marunong siya eh. Kaya ginamit niya yung instance na yun, kasi totoo naman, nagpagaling sila, at doon nagkagulo yung mga tao eh. Diba? Tingnan natin sa, balikan natin sa 3. Ayun yun eh, oh. Yung iba dyan ay nagpuri sa Diyos, pero yung iba, sabi dyan, dahil matalim yung pagkakasabi ni Peter dito, ay nagalit nga yung iba. Okay? Kaya, ayan, so in-address na yan. May sabi niya dito, nakita niyo naman, gumaling mong taong to. Oh, anong gagawin niyo? So kung matinong tao ka, mayroong pinagaling, anong may reaction mo doon? Dapat. Isang lumpo, siyempre, hindi masaya yun, di ba? Gusto mong maging lumpo? Bukod sa ma-amaze, dapat matutuwa ka kung matino kang tao, di ba? Mamamangha ka, pwede rin yun. Pero matutuwa ka kasi, wow, di ba? Walang makagawa, no? Pero kinaawaan siya ng Diyos, kinabagan siya at ginamot siya ng Diyos. Pero ang problema sa iba nga, alam ni Peter, galit sila, hinuli pa sila sa magandang gawain. Kaya ngayon, ano gagawin niya? Mag-ano siya? So, hindi niya yung tatago. Alam niya yung gospel eh. Alam niya yung pipreach natin. So, anong gagawin niya? Finish niya na. At, sinumila niya sa umpisa. Okay? So, pang ilang preaching niya na to? Simula sa Acts. Pangatlo na to, di ba? Una yung 3,000, 5,000 saved. Dito, tingnan natin. No? So,
Sabi dito, malaman niyo nawa na sa pangalan ng Panginoon, Jesus ng Nazareth, na inyong crucify. Inulit din yung sinabi niya dati, di ba? Matalim talaga eh. Hindi niya sinasabing, wala, ginagawa lang namin ito, gusto lang namin magpagaling ng ano. Pwede niya sabihin yun eh, di ba? Sabi ko last week sa inyo, pwede siyang magtayo ng ano eh. St. Peter's Hospital. Alam, yumama na lang siya, di ba? Pero hindi siya ganun eh, lingkod siya ng Diyos. So hindi niya i-abuse yung kapangyarihan niya, ginamit niya lang yun para gampanan yung talagang mission niya. Kaya sabi dito, talagang sinira niya. Pinapatay niyo yung Panginoon eh. Eh ngayon naman, siya ay binuhay. Kaya ngayon, ito nakikita niyo na gumaling. Ano sinasabi niyo dito? Even by him that this man stand here before you holds. Parang last week na sinabi ko. Hindi sa sarili niyang pangalan, kapangyarihan si Peter, hindi siya nagpagaling. Ang ginagawa niya, china-channel niya sa tamang, kasi ayaw ni Peter, ng mga tamang lingkod ng Diyos, hindi yan magana sabihin, oh sige, nakita niyo, kaya ko yan, magtiwala kayo sa akin. Yun nga, sinasabi ko kasi, magtayo siya ng hospital, bilunabi siya. Okay? Pero hindi siya ganun, hindi siya sa Raulo katulad ng mga dito, ito nga, hindi nga naman totoo, tapos, nagpapanggap ang faith healer, di ba? Hindi siya ganun. So, ganun din ang lesson natin dito, tayo din, ganun. Kahit ano pa yung na-accomplish mo, realize, or actually, aminin mo lang eh. Ang galing ko, ako naman talaga gumawa niya, pero sino nagbigay sa inyo ng lakas? Sino nagbigay sa inyo ng opportunity? Bakit ang talino mo? Iba, hindi. Talino ka ba, Joshua? Yes. In a way, di ba? Peter, bisaduhin mo yun, ha? Multiplication table. So, yung iba sa atin magaling, pero still, ang babalik sa Panginoon yun, bakit nga ba ako ang matalino, yung kapatid ko? Hindi. Eh, pareho lang ngayon yung jeans na nasa agap. Ang Diyos ang gumawa doon. Amen? Kaya dito, even dito, nagpagaling, imposible, pero binalik ng Peter, ng preacher, sa Panginoon. Okay? At ang dahilan, bakit siya doon, ay dahil doon sa sinasabi niya kanina na pinako niya sa cruz. So again, the same message, last chapter 3. Ito na yung medyo, I believe, medyo unique na dito. Okay, sabi niya, this is the stone which was set at naught of you builders, which is become the head of the corner. Okay, ito yung inaano rin natin eh. Si, ano yung cornerstone? Jesus. Ano po yung cornerstone? Tama ba ito rin yung binanggit last time? Nasa memory ko pa kasi kaya hindi ko maano. Dami nating Bible study. Ito ba yun? Matthew 21. Ay, hindi masyado. Ito tayo sa Abraham, di ba? Last week. Okay. Pero dito, ito yung maganda. Meron daw na pinangako sa kanila, di ba yung propeta, papakinggan nila, pero hindi nila pinakinggan. Pero sabi dito, si Kristo dapat yung papakinggan nila, siya yung pinaka-importante at pinaka-foundation. At di nga lang foundation, siya yung cornerstone. Siya lahat ang point of reference ng lahat ng bagay na pwede mong maisip. Kahit pa science, technology, math, especially morally, di ba? So, kay Kristo daw, dahil kaya na gumaling yung may sakit, miraculously. So, ang tanong ko lang, gusto ko sabihin dito, so, pwede ba akong mag-claim ngayon na magpapagaling ako, tapos sasabihin ko lang, in the name of Jesus, tapos gagaling na siya. Pwede ba yun? Pwede kong i-claim, ang tanong, tama ba yun? Yan ang mga tanong. So yung mga unang papasok sa'yo pag nakakita ka ng mga fake healer dyan eh. Obviously, ang sagot doon, pwede nga kung yun ang pinapagawa sa'yo ng Diyos. Pero sa ating na-observa, hindi na natin kailangan ng ganitong klase ng healing. Especially yung maramihan, yung parang ma-display sa tao. Hindi na ngayon yan. Kasi yung Bible, yung mga history na ginawa ng mga apostles, saka yung mga after pa sa kanila, sapat na ano na yun, evidence na totoo ang Panginoon eh. Amen? Tapos ba't kailangan pa yung ganyan? Ngayon, nagpapagaling pa rin ng Diyos at dapat natin pag-pray yung mga gusto natin gumaling dahil sabi dapat hingin mo rin yan, minsan pag-galing. Pero hindi na sa ganitong fashion.
Okay? Ba't ba natanong yun? Yan. So, siya ay, daw siya yung cornerstone dapat, may sinasabi dito, become the head of the cornerstone. Kasi nga, minsan ang Panginoon, para sa ibang tao, hindi siya Panginoon, di ba? Daw siya ay Diyos, sa utang ng ibang tao, hindi siya Diyos. Hindi siya tinuturing na Diyos. Okay, ganun din sinasabi dito, si Jesus talaga yung head of the corner, pero yung mga, ang tawag sa kanila, o sa mga Hudyo, mga builders. Kasi sila nga yung talagang pinagkatiwalaan yun eh. Kung pag binabasa mo Old Testament, gano'n na lang yung pagkakakilala nila sa Diyos. Yung pagkakaseparate nila sa ibang mga bansa. Totoo naman talaga yun nung time na yun. Kaso dumating yung generation, hindi nila na-maintain, hindi nagtapat, sumula sa hari, sa mga priest, na napariwala sila. Kaya ngayon dito, hindi nila kilala nung dumating si Jesus. So sila ay, pag sinabing set at not, ano yun? Set at not. Ano yung not? Nothing. Nothing. Very good. Nothing. Ano yung set at not? Or set at not? Wala. Binaliwala. Diba? Ano sabi mo? Nawalang kabuluhan. Active verb yan. Set at not. Ibig sabihin, talagang binaliwala. Diba? Katulad nga, ano ginawa sa kanya? Pinatay. Okay, ang tindi mo ha, patayin ka namin. Ayaw namin sa iyo, babaliwalayin ka namin to the point na hindi ka nga namin niyaalaw ng preach. Ang ginawa sa kanya, siya yung pinatay. Pero sabi dito, which is become the head of the corner. So nung pinatay nila, supposedly yun yung siguro yung building na tinutukoy dito, yung alam mo na, either philosophy, again yung mga institution dito, di ba? Yung mga malaking institution diyan, napansin ko. Ngayon akong may nag-i-invite sa akin sa ano eh. Parang nag-i-research din ako noong kaysyo matalino daw itong Indiano na to. Maharesh, parang ganun yung ano eh. Si ano, ay napakatalino tao. Kaya dito kami yung mag-enroll sa aming university. At computer university to. At may trabaho ka kaysyo pag ganyan. Pag, mo. So, so, siyempre, kung siya yung nag-institute noon, anong tuturo sa inyo noon? Diba? Dadagdagan na yung mga Buddhist thoughts. So, ano pa? Yeah, mga Catholic school. Diba? Anong tinuturo? Yan, galing ako dyan eh. Though, hindi naman totally Catholic school yung macho. Mayroon pa rin paint. Mayroon pa rin influence, diba? So, okay, so pag kapistahan ni Maria, mag-pray, kaysa may mga ganun eh. So, tinuturuan kayo, hindi mawawala yon. So, yung basic na, siyempre, ng math and science, pare-pareho yun kahit saang school. Pero, dadagdagan nila yun. Bakit? Kasi nga, according sa sino nagpanimula. Okay? So, kung nakikita nyo dito, itong mga Pharisee, nagsarili ng ano yun eh, ng mga, yung mga Hudyo, nagsarili-sarili na silang branch ng learning. Na dinagdagan nila yung katotohanan, mas meron kanilang kaninang sway. Kanina, bagit yung Sadducees, sila walang resurrection. So, according sa sino nagtayo, yun yung magiging pamamalakad, di ba? So, ngayon, itong patungkol sa buong ano ng buhay natin at sa patungkol sa Diyos, ano yung, sino yung tatayo, sino yung sino yung pinaka magiging matagumpay pagdating dyan? Yung hindi mapapatunayan na may mali, di ba? Kaya yung lahat ng Protestant Church, yung Catholic, yung Muslim, Yeshua na yan, lagi tayong may makikitang pangtira dyan, hindi lang parang makatira, kasi talaga mayroon talagang kasiraan. Kasi nga, umpisa pa lang, may mali na. Di ba? Kahit yung mga CCF na yan ngayon, di ba? Ay, tama rin yung galing sa baptism, ba't kayo malis? Eh kasi loko-loko yung na-encounter namin eh. Ba't di nyo pagpatuloy yung tama? Ganun kasimple yun eh. Bakit ano? Inalis niya kasi nga, gusto nila magtayo ng ano, panibagong sa kanila, branding nila, di ba? Ganun yun eh. Pero dito, nangyari dito, tatayo pala kayo na sarili yung branding ah. Patayin natin yung Jesus na yun eh. Siya ngayon yung naging head of the corner. Okay? So, ibig sabihin, lalo siyang naitaas. Bakit? Eh, hindi niya kayang patayin. Eh. Nabuhay magmuli. Tapos ngayon, nagpapagaling. Patay na siya, nagpapagaling dahil sa mga acts ng apostle. Diba? So, by the way, isa yun sa mga pinakamagandang ano, kahit sa mga institution. Paano masabing maganda yung institution mo? Wala ka naturuang, wala ka na produce ko na school.
Di ba? Kaya ganyan yan, mga tulungan yan eh, kung alam mo yun. Di ba? Naririnig namin yung mga boss-boss no, pag nag-ano na eh. Bakit ano na tayo? Ba't ganyan? Kasi yung nakatayo dun, taga-Ateneo na dati, taga-Lasal, mga ganun. Nag-uusapan talaga nila yun. Kasi pataasan ang ihiyan. Yan ang totoo sa tao. So, ganun din sa, siyempre sa Diyos, hindi siya payag. Siya naman talagang dapat may taas, di ba? So, dito, supposedly parang talon-talon na siya, pero bandang uli, siya yung nagtagumpay. Amen? At ang I believe, again, yung gusto ko sabihin kanina, paano masabing bukod sa yun, may nasend ka, di ba? Yung mga Harvard University daw, binibilang nila kung ilan yung presidenteng nanggaling dyan. Mga ganun yan eh. So, yung school mo, wala ka, ano bang ano dyan? Ilan ba nakapasa dyan sa board, di ba? So, sa religion, ganun din lalo. Kung sino yung mapupudos ng church mo, maayos ba yan? O, kung may maayos dyan, kung 100 kayo, dalawa lang yung maayos, okay ba na church yan? Yung soul winner dyan, yung tinabayaran nyo lang, yung worker. Tama ba yun? Pangit, di ba? So, kung maayos na church yan, maayos din yung mga pudos. I believe, ganun yung nangyari dito. Kung makikita nyo, sina Peter dyan, di ba? Again, hindi nagsulat si Jesus, pero yung mga disipulo niya, ipambira, yun na talaga. Tapos sabi rin ni Paul, sila yung nag-lay ng foundation. Si Jesus yung cornerstone. At yung mga apostle, ang ganda ng ginawa nila. Bira kung yung mga nasa kapangyarihan, di sila na, ano eh, napansin nyo ba yun? Pag tinitingnan nyo? Bakit hindi sila napatay, hindi sila naubos, ba't hindi yung philosophy nila na ibasura? Imagine nyo ba yun? Di ba? Pinagpapatay sila, andun pa rin. Matatag pa rin. Eh, piniki pa. Di ba? Nagtayo ng Catholic. O sige, unti-unti natin. Kunwari, mayroon tayong liberty. As bigla nating ililiko yan. Di ba? Katulad yan. Ginawa ng Catholic eh. Kasi Muslim, gumaya. Ano, nanatili ba? Nawala ba yung tunay na pananampalataya? Hindi pa rin. Yun ang sinasabi ko dito na ang Panginoon, hindi mo siya pwedeng talunin. Okay, kahit pang maliliit na tao yung magpapatuloy ang pag-alam nilang ang Diyos ang kanilang pinaglilingkuran. Okay? So, ngayon, kaya sinabi niya dito, neither is there salvation in any other. Okay? Again, nagpapatuloy yan. Si Kristo yung sinasabi dyan. Ito, saan ba yun? Ito. Diba? Ang sinasabi dyan, si Kristo ang nag... Kaya napagaling yung taong to dahil sa Panginoon na pinatay nyo. Siya yung stone na binaliwala nyo. Ngayon, naging head of the corner siya. Kaya sa verse 12, yung non-other name dyan is si Jesus din. Okay? So, wala na, sino man sa silong ng langit no? Na ang tao ay maaring maligtas kundi sa pangalan ng Panginoon lang. So, exclusive claim. Katulad na sinabi rin niya, I am the way, the truth, and the life. Sinabi lang dito ni Peter na sa ibang fashion, pero the same lang yun. Isabi, walang kaligtasan. Sabi ng Catholic, walang kaligtasan sa labas ng Romano-Katolika, Iglesia. Di totoo yun. Sabi dito, sa pangalan ng Panginoon. Amen? Kaya, again, yun yung mga way na nakikita natin yung mga kulto. Nag-claim ng, wala naman sa Bible, baliktad pa. Amen? Kaya anytime na magkaroon kayo ng duda, sa ngayon kasi, sa Panginoon, sikat na sikat na eh. Baliktad na tayo ngayon eh. Parang minsan, ikaw na yung mahihiya pag di ka sumampalataya sa Panginoon minsan sa panahon natin. Pero, kaya nga i-upgrade natin kung iba, ni-neutralize tayo na sabihin, pare-pareho lang tayo. Hindi. Alamin mo yung distinction natin. Amen? Nakatok yung dalawang to eh. Ito doon nyo ba? Nakasunod? Nakasunod. Oh. Subukan nyo lang makasunod. Kaya ngayon, sabi dito, hindi natapos na, sabi dito, now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marveled and they took knowledge of them that they had been with Jesus. Ito lang, pwedeng preaching na eh. Dahil points dito. Sabi dito, una, bold. Okay? So, pag sinabing bold, matapang. Ang tindi nun, di ba? Pinalibutan ka sa mga ruler, tapos tatanungin ka. Okay, nakikita ba? Ito si Kagalang-galang, na
Ito si kagalang-galang na... Hey, dyan ka, ikaw yung hinahawakan ng mga soldier. Ano sasabihin mo dyan? Eh, yung mga yun, may mga way pa naman yan na... Alagang sa suot, sa ano, intimidating ang ano yan. Ganyan yan. Kahit yung mga boss-boss, ano yan, may ano yan eh. Inaaral nila yan eh. Okay? Pero, pag alam mo yung inatayuan mo, ano, di ba? Kaya ano, pag nag-soul winning tayo, di ba? Bira, iba yung tayo ng mga ano, mayaman eh. Okay. Pero sabi dito, ito yung maganda dito. Kasi nga, bold siya, alam niya, katotohanan yung dala niya. Ano, bold siya, di ba? Nung nakita ng mga tao yun, ano sabi? Meron silang naintindihan. Sabi niya dito, nakita ko sa pagsasalita nila, hindi ganun ka-refined eh. Ganun din nag-aral to sa mga prestigious university. Alam nila yon sa style. Pero yung mga sinasabi nila, andun yung boldness. Kaya sabi nila, nagtataka sila. Namangha sila. Gusto ba mamangha yung mga tao sa inyo? Para, anong gusto mong mamangha sila eh? Mamangha kay Mang Jose dahil... Oo. Yan talaga. Kasi yan, kahit anong di mo kailangan maging ano eh. Yung nakapag-aaral sa mga mahal na university, mayaman lang eh. Pero dito, pag nag-aaral ka sa church, talo mo pa yun. Okay? Kasi yung tinatopic natin, ito yung iniiwasan nila eh. Ito yung pinamaster natin, di ba? Kaya kahit sa pari, di ka dahil ma-intimidate. Talagang hindi. Anyway, sabi dyan, they marveled, they took knowledge of them. Okay? So kasi nung nag-marvel sila, alam mo yung mga yan, sabi din sa Proverbs, di ba? It is a, ano sabi doon, sa king? It is for kings to find out a matter, di ba? Alala niyo yun. So dahil may mga tao-tao yan, intelligence, so pa, gusto ko malaman, ako yung namamangha eh. Alamin mo nga bakit napakatapang nito. At ang natagpuan nila, sabi dito, nalaman nila, ah, kaya ganyan eh, kasi kasama ni Jesus yan. So another lesson nito ngayon, ganun din tayo. Kayo ba, ligtas ba kayo? Yun yung pinaka-basic. Pero pag na-disciple ka pa, binasa mo yung salita ng Diyos, di ba? Nakinig ka sa lingkod ng Diyos, madalas, mas madalas, magtapat ka pa, ano mangyayari sa'yo? Diba? May isasalin sa'yo yun eh. Sabi ni Paul kay Timothy, di ba? Ano sabi doon? Sige, Timothy 2:2. Ganyan natin. Balikan natin to. Sabi niya doon is, and the things which thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Nakita niyo yan? Yung may mga naintindihan, si Paul, siyempre, nakita niyo yung sinulat niya, di ba? Halos kalahati ng Bible, eh. Di ba? Halos lahat ng New Testament. Malaking portion ng New Testament, si Paul nagsulat. Ngayon, kaya sabi niya kay Timothy, okay, nakita mo yung mga tinuro ko. Saan yung gagawin mo dyan? Ano gagawin mo dyan? Isulat mo sa libro, tapos ibenta mo. Ganun ba yun? Pansis yan yun. Hindi, sabi niya dito, ano yung ulit yung ibig sabihin ng commit? Bukod sa pagkatiwala, eh, talagang ipasa mo sa kanila. Siguraduhin mo makukuha nila, tapos may tuturo nila sa iba yun. Kaya hindi ako naniniwala sa mga churches na napakalaki sobra, hindi mo na pastor ka, hindi mo na alos kilala yung iba, hindi mo maturuan, para sa inyo, para kayong... Sa atin, parang ganito kalit kasi para tayong klase talaga. Parang ano eh, klase, may tanungan. Sa kanila, wala na yun. Yun ang nawawala sa kanila. Hindi sila nagkakaroon ng ganong pagkakataon. Yung pastor, wala na rin magtatanong doon minsan. Kasi may tanong ba kayo? Pero pag yung talaga magtatanong na ano, iwasan yun. Hindi nila bibigyan ng microphone yun pag talagang nag-aaral. Niwala ka dyan. Alam mo yun. Yung iba doon, parang ano lang yung ano. Ang i-entertain lang nila doon, yung alam nilang sobrang bago or something. Kaya yung malaking churches, halos ano, sige, sunod na lang kami. Tapos mukha na kami spiritual. Kaya sumusunod kami sa pas. Hindi ganun, kaya sabi yun, kailangan i-commit mo yan sa kanila. At sabi niya, hindi kahit kanino lang. Doon sa magtatapat. Yung mga tapat, yun ang turuan mo.
Naintindihan niyo yan? Kaya kasi, yung kanin-kanino mo lang binenta yan, yun nga, binenta ng Francis yan, yung kanyang knowledge. Okay, bili kayo yun, nakakala mo naman talagang kakaroon ka rin ng mega church. Okay? Ibang mega church yan. Kaya sabi niya ito, ayan, so, kung ikaw talaga yung disipulo ng Panginoong Jesus, ano, matututo ka sa kanya. At para kang dito, yung boldness ni Peter, yung pangunawa ni Peter, and John, ay mamamangha rin yung ibang tao sa'yo. Amen? Again, sino yung mga taong hindi namamangha na? Yung mga kilala hindi namamangha? Diba itong mga bata, pakitaan mo lang, wow! Si bata pa eh, konti pa yung ano nila. Pero madalas itong mga ayaman na yan, informed yan eh. So, hindi na halos sila namamangha sa ano, ay, nag-crash yung economy, alam ko na eh. Kasi ganito eh, yan, di ba? Yung nag-crash yung economy, for example, ng Venezuela. Alam na nila eh. Walang nangyayari dyan, kita mo yun, binabasa mo lang yung news, yung mga nag-stock dyan, alam na agad nila yon. Kaya yan, basang-basa yung mga yan eh. So ako, hindi naman masyado kasi nga, naano ko, tinitingnan ko sa news ngayon, minsan headline lang eh. Pero ang naintindihan ko dyan, kaya inaalam ng mga tao yan, lalo yung mga nag-trade-trade na yan, merong pattern yan. Pag katulad ng COVID, sabi sa inyo, yung governor daw ng sa US, talagang alam nila mangyayari ito eh. Pag tinignan mo lang kung ano yung binenta nila tsaka yun yung binili nila, insider trading yun. Kaya yumaman yung Citrix eh, yung ginagamit namin. Anong gamit nyo ba? Pang remote. Nag-remote ba kayo? Hindi. Email lang, tsaka ano. Pero nag-a-access kayo ng mga server ganyan. Okay. Hindi, no? Sa amin kasi, komplikado eh. So, di ba sa... Banggit ko matali dito ba siya? Hindi ba, ina-access pa namin yung network nyo, di ba? So, mayroong magandang company na Citrix, sasabi. Galing pala nun, na remote niya, na namimiro niya. With security. Ganyan nagawa namin, kaya nakakas pa kami. So, yung governor daw na yun, nagbili sila ng stocks doon. Eh, kung magtagal to ng 2 taon, di ba? So, ngayon, tinitingnan ko yung mga ano, daming yung nagde-develop ng mga meeting apps. Talagang doon na eh, kasi nandun yung pera, nandun yung services na kailangan tao. Okay? Kaya, ba't ba nasabi yun? Yan. Ngayon, tayo mga Kristiyano, saan ka mag-invest ngayon? Di ba? Kung alam mo na gugunawin ang mundo, kung alam mo ang maraming reward sa langit, yung mga alam ng salita ng Diyos, ginagawa yung salita ng Diyos, sa may kukumit yung oras mo, pera mo, utak mo, testimony mo, sa may kukumit yan? Yung mga iyong kinalaman sa salita ng Diyos. Kasi alam mo rin yan eh, hindi naman makakapaglingkod ka sa Diyos na maayos nang hindi ka naman nag-invest sa knowledge, tsaka sa fellowship, tsaka friendship sa tamang tao. Hindi mangyayari yun. Kaya ganda kayo mga bata, ewan ko, hindi ko pa may matansya eh. Sobrang bata nyo, pero sana nagkakaunawan tayo ha. Sana magtiwala kayo sa Diyos, alamin yung kalooban ng Diyos, isang magagawin nyo, magpapatuloy kayo sa church. Malamang. Diba? Hindi nang pwedeng ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, tapos iwanan mo yung gawain ng Diyos. Amen? Kung gawin nyo man yun, maniwala kayo, aabutan kayo ng mga bagong Kristiyano. So, sayang. Okay, so gusto nyo mamangha sa inyo yung tao, lagi kang ka-fellowship mo ang Panginoon sa basa, sa panalangin. Okay? So, next, sabi dito, ilang minutes na tayo dyan, sabi? Ang maga tayo nag-start eh, di ba? 39. Sige, tapusin natin ito ng ano. Walter. So, nangyari? Yung verse 13 lang na to, talagang ano ito eh. Lagi itong pinipreach eh. Patuloy tayo. 14, and beholding the man which was healed, standing with them, they could say nothing against it. Okay? So, another lesson, ganito. Basta dito niya, sabi niya lagi. Gusto mong pastol, sabi niya, magtanim ka muna. Yung lagi sinasabi,
Sabihin mo, magtanim ka ng mga buting gawa, mag-invest ka sa tao. Ako, wala naman ang balak mo gano'n. Pero nakikinig ko lang yun, ano yung sabihin nun? Yung sabihin pala nito, no, may na-disciple kang tao, for example, alam niya yung gawi mo, maayos kang tao. Diba? Sa palagay mo, pwede mong sabihin na, ako na, may nag-akusa sa akin dito na, ano, o ikaw, ganyan ka, ganyan ka. Diba, kahit sa Matthew 7 ba yun? Sabi doon, paano mo nalaman yung lingkod na Diyos tunay? Paano malalaman? Yan. Diba? So ito, maling-mali yung sinasabi ng iba dito. Ginagawa nila, ano daw ng kaligtasan to. Dami ko na naano dito eh. Kahit yung mga ibang ano din eh. Karamihan dyan, mga Calvinist din. Yan, kinabisado nyo ito, di ba? Hindi lahat. Kaya ang sabi dito, by their fruit you shall know them. So, yung mga, ano yan, religious leader yan. Okay? Pwede rin mga magulang. Di ba? Anong klaseng tatay kaya sa ano? May ilang ba anak niya? Apat. Okay. Tatlong lalaki, isang babae. Gaano kaya kahayos na magulang to si Aling Mea? Ititingnan ko si Stephen, si Peter, si Aiden, tsaka siya na. Ay, matindi pala tong nanay na to. Paul out of Paul. Lahat naglilingkod sa Diyos. Paglaki. Di ba? Gandang patotoo nun. No, si Brother James, ano niya eh, sa nanay niya. Doon isa, naging ano, no? Pero minsan, ang hirap niyan. Totoo yun. Pag pastor ka, tingnan mo yung mga bunga mo. Anong klase mo mga member yan? Isang networker, isang manlulo, isang mga kobetos, tapos, ibang member, 50% ng tao, talaga nagdadagsaan, bilis umalis. Ang pangit nun. Di ba? Pero kung 90% soul winner, nako, ganda no, di ba? Kaya balik tayo dito. Ah, wala. Kaya sabi dito, and beholding the man which was healed standing with them, they could say nothing against it. Paglingkod ka ng Diyos, yung mga member na na-produce mo, mga soul winner, kunwari, magdududa pa ba yung ibang tao? Ano sasabihin nila? Mahilo sila. Gumawa sila ng kwento ang kaya nila. Ano sabihin nila? Wala silang pwedeng masabi sa'yo. Sa time na to, di ba? Alam nila si Jesus, nagpagaling. Yung itong tao to, disipulo niya, nagpapagaling, miraculously. Ano sasabihin mo doon? Wala. They could say nothing against it. Di ba? Kaya importante din yan, mga, sa mga member, you stand with your pastor. Yung sabi rin nila. Though, minsan kasi kailangan ng konting tapang din. So kasi yung mga pastor, na-discourage din yan pag ano. Nakikita, ganito gawin natin. Diyan ba kayo? Wala pala, di ba? Ito gagawin natin, ha? Sige po. Basta, naasar yung pag ano eh. Ang tagal lang in-announce. So, sige. Para sa atin din naman to. Sabi nyo, gusto nyo ng outing. Sige. Sige, mag-ipo na po kayo. Ha? Ano, mga 12 months. Diba? Sige po, sige po. Pag malapit na, saka kanya-kanya ang excuse na, ay, naku po, meron pong ganyan eh. Ay, meron pong ganyan. Naku. Sama ng loob. Sabagay sa atin, talagang matindi. Eh. Na-COVID tayo eh. Okay? So you stand with your pastor. And then when they had commanded them to go aside, out of the council, they conferred among themselves. Okay? So parang naalala niyo kwento sa Matthew, di ba? Pag wala na may sagot ng mga to, dahil sa liwanag, talagang malinis itong mga lingkod ng Diyos, anong gagawin natin dito? So kailangan nila mag... Kung alam mo may mali yun, alam mo na agad judgment doon, di ba? Nakasulat mo sa batas yan eh. Patunayan, nagnakaw, kulong. Kung ano man. Bayan. Naku, di natin lang gagawin natin dito. Mag-usapin muna tayo. Okay, so, ang gagawin natin?
What shall we do to this man for that indeed a notable? Pag sinabi notable, talagang notable. Talagang kapansin-pansin eh. Halata, talagang obvious na miracle had been done by them is manifest to all them which dwell in Jerusalem. And we cannot deny it. So another lesson dito, una, pag ikaw medyo against ka, kunwari yan, sa doktrina, tapos nakikinig mo na yung paliwanag, ang linaw pala. Go against ka pa ba? Pag bumuha ka lang tanga eh. Kaya, kung mag-ano ka na, on board ka na lang, di okay na okay. Di ba, ganun din sa kahit anong bagay pa, sa doktrina man yan, or sa kahit anong position sa society natin o sa buhay natin. Kasi, talagang di may tatanggi yun eh. Di ba? Kamay na lang Diyos yun. Hindi pwede ngayon. Naalala ko tuloy si Pedro eh. Talagang, siyempre eh, paghari ka, gusto, ipiplis ka, di ba? Kaya kung ano sabihin mo, yun kami. Eh, kaso nakikita na ng mga tao, kamay na ng Diyos na, di na magawa ito, di Moses lang eh. So, kaya sabi dito, ito, maganda to. But that it spread no further, so wala silang may deny, hindi nila may deny, na nangyari talaga. Masabi pa nila, sa pangalan ng Panginoon ginawa yon. Pero ayaw pa rin nila, okay, matigas ang ulo itong mga to. Ayaw nilang acknowledge yung katotohanan. Kaya sabi dito, matigas ang ulo nila, ang gusto lang nila, oh, sige, ganito na lang gawin natin. Takutin na lang natin sila. Okay, pamilyar. Para hindi na kumalat pa, let us straightly threaten them that they speak henceforth to no man in this name. So, ang tawag ngayon dyan is gag order. Okay, huwag niyo nga sabihin yan, ha? Huwag kayong magsasalita tungkol dyan sa bagay na yan. Kung hindi, kukulong namin kayo kung ano mong gagawin nila. So, ito ay isa sa mga pinakauna sa New Testament churches na censorship. Alam niyo, censorship? Inaalis yung mga ibang salita. Okay? Para hindi makinig ng tao yung mga importanteng bagay na ayaw nila. Diba? Ganyan ang nangyayari ngayon. So, kahit sa mga maliliit na kumpanya, sabihin niyo, nabanggit ko nga sa inyo yung sabihin ko, anong kumpanya, may kilala akong kumpanya. Okay? Nasabi nila, oh, bawal kayong mag-usap ng mga seryosong topic. Ganun. Pabaho lang kayo, ha? Sama kayong mga robot. Bawal kayong mag-usap ng matindi, di ba? So, gag order. Sa ngayon, siyempre, hindi nila kayang gawin yan sa buong mundo agad-agad. Okay, kasi alam natin yung especially, acknowledge natin US, medyo ano sila dyan eh. Ginabayan sila ng Diyos dyan. Nalaman nila yung dapat magkaroon sa isang bansa para ang progreso ay tuloy-tuloy. Isa yung speech. Kasi yung mga government officials, madalas ay hindi. Pag hindi yan na-check, hindi yan walang nagagabay dyan, eh kung ano-ano nagagawin yan. Eh paano kung yung press na rin, siraulo na rin. Diba? Kaya dapat lahat talaga. Lahat malaya na makapagsabi yung kanyang uro-uro. Hindi pwedeng i-sensor yan. E sa ngayon, meron pa rin sila sagot dyan. Okay, naalala niyo yung kwento ko sa duwende, saka sa ano, sa higante, may ribbon. Yan, hindi ka makakalimutan talaga yun. Lagi ko yun, siguro nag-resonate sa akin yung mga binabasa ko to. Hindi ka nila papatahimikin, gagawin nila, pupunuin nila ng false information naman. Diba? At pag napuno na mas maraming false information, anong gagawin mo? Di para kang nalunod sa ano, sa kasinungalingan nila, diba? So pero still, kaya nga labanan yan. Okay? Pero maganda sa katotohanan, kahit napakaraming kasinungalingan, kunwari ito, kasinungalingan, hindi ito ha, kunwari lang, patong-patong na kasinungalingan, isang yung katotohanan, isang ganyan lang, boom! Malinaw na, ma-identify mo yung mali sa katotohanan. Okay, yun ang maganda sa katotohanan. Kaya nga, takot sila dyan. Yung mga tao may pinoprotektahan na interest, okay, sila ay takot sa katotohanan. At isesensor ka nila kung kaya nila. Pero hindi dapat tayo pumayag. Amen? So, at may katalinuan din tayo dapat. Di naman tayo yung atapak tayo sa mind na tinanim nila. Kaya sabi dito, uy, anong gagawin natin?
Huwag daw tayo mangaral. Well, anong ginawa nila? Tingnan natin. Huwag ka lang mangaral pala. O sige, and they called them and commanded them not to speak or to teach in the name of Jesus. Specific yun, napansin nyo ba? So sige, magturo kayo, pero sa pangalan ni Jesus, huwag. Kaya lagi natin ginagawa yan. Hindi natin tinatanggi yung iba ganyan na nagkakaroon sila ng sinuling philosophy, kukuha sila ng biblical truths and principles. Pero hindi nila ma-mention na galing sa Bible. Alam nyo ba yan? Ganyan na ganyan si ano eh. Ang gusto kong example yung Mormon, si Stephen Covey. Ganun yun. Pero inacknowledge siya rin ng Diyos sa bandang huli ng libro niya. Pero hindi rin eh. Pag kinote ka na, sarili mo ng ano yun. Salita yun. Kala ng mga tao, ang galing mo. Pero kinuha mo pala sa Bible, di mo inaknali siyang Diyos. So, ano mangyayari pag ganun? So, sa iyo na sila bibilib. Yeah? Pag bumilib sila sa iyo, ang Diyos na itsepwera, even worse, ito yung worse, ha? Pag nasanay sila na si Aristotelo, sila yung matalino pala, ang sabihin pa niya na, ginaya naman nung nagsulat ng Bible kay ano yan, Aristotle or something, di ba? Doon ngayon, hindi nila mapatunayan din yun. Pero iba, mangyayari, ganun. Marami ang mga kausap, ang resolving, ganun eh. Eh, di ba, alam naman nila yan, sino sila? Di ba, sabi nila ganun, sino sila? Wala silang maayos na source niyan. Di ba, pwede sabihin ang original niya na yun, nag-isip na is kung sinong tao. Kasi laging may, ano yan, walang ganong talinong tao na kayang tumbasan yung naisulat ng salita ng Diyos. Amen? Kaya yan. Kaya specifically dito, si Jesus ang tinira nila. Patay na nga, kaso nabuhay. Basta isesensor nila yung pangalan na yun. Parang nangyari din kay Moses, kinalala niya. Hindi, wala. Sa pelikula pala yun. Sa pelikula kasi merong ginawa kay Moses eh. Anyway. So, hindi tayo matapos yan. Hindi tayo matapos. But Peter and John answered, sumunod ba sila? Ah, sige po, wag na po. Hindi na namin babanggitin si Jesus. Eh, mag-uturo lang kami ng mga mabuting asal, mga Christian living, sermon, di ba? Yung reprobate doctrine, hindi namin tuturo yan. Yung ano ba ba? Replacement theology, lalo na. Di ba? Sa ngayon, nako. Dahil mga katulig sa dyan. Oh. So, yun ba sinabi? Hindi. Sabi niya dito, again, ginamita nila wisdom. Para sa atin, tsaka para sa kanila, malay mo, ibang rulers doon, maligtas eh. Kaya sabi nila, whether it be right in the sight of God to hearken unto you, more than to God, judge ye. Sa Tagalog, ikaw ang maghusga. Ano ba dapat namin talagang gawin? Na tama sa harapan ng Diyos, ano? Gawin namin yung sinasabi nyo, yung sinasabi ng Diyos. Ang galing, di ba? Ibig sabihin, hindi nila kailang magmayabang din, di ba? Kasi sila na yun, di ba? Lagi sasabi kay Bad, sa mga style ko sa mga, kasi nakita ko na yung mga pinaka talagang matitigas ang puso na tao eh. Okay, sige, hindi obla yung sabihin mo lang yung totoo. Palabasin mo yung totoo. Sila yung sumagot. Pag wala silang masagot, o nakikita nila yung sasagot nila mismo, konsensya nila, ay against na sa sinabi nila kanina, ano mangyayari sa kanila? Matakot na sa'yo yun. Parang kay Jesus. Ganun yan eh. Yung sinabi niya dito, anong mas mabuti? Ito sinabi sa amin ng Diyos. Ito sinasabi niyo sa amin ngayon. So hindi niya sinasabing, hindi namin gagawin yan. Kasi kulong kayo. Hindi nila sinabing ganun eh. Magaling din. Diba? Kaya pwede natin gamitin yung mga ganyan. Nasa ano natin yan. Nasa kaluba natin yan. Amen? So, ito na lang. Last na lang. So, yun lang din naman ito eh. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Ano yung sabihin nun? Nalala niyo sinabi ni ng Panginoon, ni James, saka ni Paul, sabi sa let your yea be yea and nay, nay. So, kung anong narinig mo sa Diyos, yun ang sabihin mo. Hindi yung kaya yan. Pag nagkakaroon ng maling doktrina, kasi ito yung narinig ko eh, sa Bible daw. Nasaan sa Bible? Ay, wala pala sa Bible. Saan ko ba narinig yun? Sa commentary yun. O meron sa nino. Wala eh. Naulit, inulit-ulit sa iyo, kala mo na sa Bible, kasi sinasabi sa Bible, nung inahanap mo na, wala. Ito, kaya matapang sila. Alam nila ang Diyos na nagsabi nun.
Di pwedeng pasinungaling kahit yung mga konsensya ng tao. Diba? Kahit yung mga konsensya ng tao ng Diyos ang naglagay sa konsensya niya, yan din ang lalabas sa iyo. Tanungin lang kita. Nakita niyo ba yun? Sabi niya, wala akong magagawa yun. Anong gagawin ko? Okay, sinungaling ba ako? Preacher ako? Yan ang sinasabi ng Diyos? Hindi na. Ito ang narinig ko. Ito ang nakita ko. Diba? Ito ang gagawin ko. Kaya ganun din tayo ngayon. Sabihin nyo, yung iba kasi nagmamatapang naman. Diba? Kunwari, wala pang proper training, wala pang proper basa ng Bible, wala pang masyadong nasubok yung kanilang sariling pangunawa, tuturo ng ano-ano, ikaw mapapahamak doon. So, kaya ngayon, maganda yung ibang nakakasama namin. Pag hindi talaga alam, sabihin mo, hindi mo alam. Mas gusto mo na yung sabing kulang ka pa sa karunungan kaysa naman presumptuous kang tao. Amen? Sabihin, Panginoon, salamat sa napagandang chapter muli. Katapangan ni Peter and John na alam nila yung kalooban, alam nila yung salita. Therefore, they were very bold. And makita namin, dinemonstrate na nila sa amin. Ano, ng inyong katotohanan din. Practical application kung paano kami rin ay didepensa namin sarili pag dumating ang pagkakataon na kami naman din po yung mausubok sa itong bagay na intimidate kami or even threaten na humintu kami sa tamang ginagawa. So we pray na kayo po yung lagi magagabay. Maraming salamat sa katotohanan at naging bahagi rin po kami ng ganitong gawain. Kaya kung lalati in Jesus na we pray. Amen. Amen.